Hello guys, bale andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ha. Bale ang i-share ko ngayon sa inyo kasi marami guys ang mga katanungan sa akin ha sa Messenger ha na kailangan kong sagutin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Mga pamahiin ha. Kumbaga tinatanong nila sa akin kung totoo daw ba na kapag halimbawa lang guys namatay ang isang tao, ang mga gamit daw nito guys ay totoo daw ba na kailangan itago ito ng isang taon ha, kasi may mga gamit kagaya ng mga ginto, porcelas o kahit na ano pa yan na mahalaga na hindi pwedeng itapon or hindi pwedeng ipamigay. Kailangan guys ito ay itago muna ng isang taon bago nyo gamitin or ipamigay. Yan guys ang ibig kong sabihin ha, kasi guys may mga namatay guys na kumbaga ang gamit na to ay napakahalaga sa kanila. Yung para bang may value na para bang nandyan lagi, binabantayan nila yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi may nangyari guys na ganito ha. Naniniwala sila sa ganyan guys na kumbaga kailangan itago yung gamit ng yumao or namatay na mahal sa buhay. Ha, wala pang isang taon, ito guys ay pinakialaman. Alam nyo ba na talagang mula ng pinakialaman ang gamit na yun ay na, lagi nagpaparamdam yung namatay na may-ari ng gamit na yun. Yan. Kaya kumbaga kailangan isang taon, wag yung pakikialaman. Yan guys ang ibig kong sabihin. Itago talaga yan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys ha. Ngayon guys sa mga nagtatanong na naman sa akin ha. Ha. Sa mga nagtatanong naman sa akin ang lakas ng ulan guys. Sa mga nagtatanong naman sa akin tungkol sa pamahiin, na totoo daw ba na talagang ang kulay-pula na damit guys ay para bang kontra ito sa aswang. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ang sagot ko dyan guys ay totoo yan. Yan guys, hindi ko na masyadong ipapaliwanag ha. Totoo yan guys na ang kulay-pula ay para bang kontra sa aswang. Dahil mapula ang paningin nito. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos guys sa mga aswang naman guys ay naniniwala talaga ako sa ganyan guys na may aswang. Yan guys, kasi kumbaga ako guys namulat ako sa lugar na talagang kumbaga ang aswang is kapitbahay mismo namin. Tapos ngayon may ano din guys ako na nahawaan ng pagiging aswang. May tiyahin ako, tapos may tiyuhin ako guys ha. Kasi bali nakatira sila doon guys sa part na lugar na sa amin guys na ano, na kumbaga talagang pinamumugaran ng aswang. Yan nahawa kasi mahilig guys sa mga tagay-tagay. Yan guys kung saan saan nakikikain. Yan guys kaya ako naniniwala ako sa aswang. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero hindi naman sila nakikialam. Nakikialam guys. Alam din naman yan ng family ko guys na kumbaga nanay ko alam yan, kasi pagpupunta kami guys noong guys makikipista kami, sasabihan kami yan, huwag kayong makikiinom sa ganito ha, kasi alam nila kung sino yung aswang doon. Yan guys ang ibig kong sabihin, huwag daw kami makiinom, huwag makikain. Yan guys, syempre sumusunod din kami, di naman kami nahahawaan. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya totoo talaga guys yung aswang na yan ha. Kasi may mga tao guys na talagang hindi sila naniniwala sa aswang. Yan guys, hindi sila naniniwala, pero ako guys is naniniwala ako sa mga ganyan. Kahit yung mga barang, kulam, lahat yan guys ay pinaniniwalaan ko. Dahil kumbaga may mga experience ha. Yan guys ang ibig kong sabihin, totoo yan na kulay pula ay kontra sa aswang. Yan guys, tapos ngayon guys, may mga tanong pa sa akin na kapag ang isang tao daw guys ay halimbawa lang nakita ito guys na putol ang ulo. Halimbawa lang kunyari lang nakita mo ang kaibigan mo na putol ang ulo. Yan guys ay kumbaga kailangan guys, kasi marami ang tanong sa akin. Kailangan guys ay yan ang damit niya guys, lahat. Ha, lahat guys na suot niya na damit guys, kailangan guys ito ay sunugin ha, para bang kontra, para bang makontra kung ano man ang mangyayari sa kanya. Kasi may kakilala din ako guys na ganyan guys, na nakitaan siya ng ganun, tapos ngayon hindi siya naniniwala sa mga bagay na ganyan na sunugin. Marami na guys, sobrang dami na guys. Hindi naniniwala, pero alam mo na aksidente ito. Bali guys, nakasakay sa jeep, tapos talagang na-aksidente siya lang talaga guys, ang namatay. Talagang ang katawan niya ay parang pinilipit. Marami na guys, akong na ano sa kwento na to guys, na nakikita sila na
kumbaga putol ang ulo yan guys, ayaw nilang makinig, hindi sila naniniwala. Pero ngayon anong nangyari sa kanila, mga namatay sila. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya hindi masamang sumunod sa pamahiin. Dahil ito guys ay totoo talaga yan guys sa mga nagtatanong sa akin ha. Sunugin tapos 24 hours huwag mo nang lalabas ng bahay. Yan guys ha, yung sa pag makitaan nyo na putol ang ulo, putol ang kamay, or putol ang paa. Yan guys, lalo na kapag putol ang ulo. Kasi yan talaga ay on the spot yan guys. Kapag hindi masunog ang damit niyan guys, yung mga suot niya on the spot, patay talaga yan. Yung mga sa paa naman, putol ang paa, putol ang kamay, yan pwedeng ma-aksidente yan, yan guys. Pero buhay pa rin sila. Yan guys, ang ibig kong sabihin, huwag lalabas ng 24 hours ha. Yan guys, tapos yung sasampay naman na damit guys ha. Kung totoo daw yun guys na kailangan bago mag-alas 3 ng hapon guys ay ipasok na ang sampay na damit. Lalo na kapag ang bahay nyo guys or damit ng taong may sakit, ha, damit ng buntis, yan guys, ha, damit ng mga baby, yan guys, kailangan ha, lalong-lalo na dyan guys sa mga probinsya, gawin nyo ito. Kailangan maano nyo na guys, lalo na kapag halimbawa nakakatunog kayo ng mga aswang dyan sa lugar nyo guys ha. Dahil guys, ang may mga sakit na tao guys ay napakabangon yan guys sa aswang. Kapag may sakit kayo guys, tapos ngayon aaswangin kayo, kumbaga mas manghihina ang isang pasyente o isang tao na may sakit dahil inaaswang siya. Dahil na-experience ko na ito guys, kumbaga na-experience 21 years old ako noon, hindi ko makalimutan lahat guys ng nangyayari sa buhay ko. Yung tatay ko guys ay bali may sakit ito nasa province. Sa siminto ang bahay namin. Tapos ngayon, sa likod nun guys ay kumbaga may nipahat. Yung parabang bahay ko po, para doon siya mag-stay. Ha? Kasi nga, may sakit. Siyempre umiihi. Yan. Siyempre pag doon o diretso sa lupa yung ihi niya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Doon siya nilagay ng mama ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys ha. Dinadalaw siya guys ng aswang. Ngayon pag nandiyan na yung aswang, tatawagin niya ako. Sasabihin niya sa akin ulit, tinatawag niya sa akin ulit dahil makulit ako nung bata pa ako. Kaya ang alias ko yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, aha, sabi niya kunin mo yung itak. Yan guys ang ibig kong sabihin. Itakin ko daw yung tikbalang. Yan guys, siyempre takot din ako. Kinukuha ko lang yung itak pero hindi ako pumupunta sa likod ng bahay ko po na yun para itakin ko yung tikbalang. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi 21 years old ako nun. Tapos siyempre kumbaga medyo takot pa ako sa mga bagay na ganyan. Dahil inaaswang siya. Tapos ngayon guys, yung puno ng saging doon guys, ha, talagang dumadapo doon yung aswang. Kung sino man yung aswang ngayon, doon dumadapo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Dahil kinaumagahan na yun, ang puno na saging na yun guys, ay talagang kumbaga parabang binagsakan ng tao. Na parabang nalanta siya. Yan guys. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya ako naniniwala talaga ako sa ganyan guys. Kaya kumbaga kapag may mga sakit guys, ang mahal nyo sa buhay, iiwas nyo guys sa mga ganyan na lugar dahil mas lalong manghihina sila. Kaya ang ginawa nun guys sa tatay ko is dinala ito sa Bicol. Yan guys, kasi bali ang province namin, hometown ko guys, ay Masbate. Yan guys ang ibig kong sabihin. Dinala sa Bicol. Tapos doon guys ay medyo naka-recover siya doon. Yan guys. Kaya umiwas guys sa mga ganyan ha. Yung mga sampay, totoo yan. Kasi pag lagpas na ng alas 3 ng hapon guys, is ano yan guys, kumbaga mabango yan sa pangamoy ng aswang. Maaamoy nila kung mayroong may sakit sa bahay na yan. Dadapuin kayo yan. Kumbaga dadalawin kayo yan. Yung mga buntis, lalo na yung mga buntis guys at mga baby. Yan guys, yung tanong sa akin sa mga ganyan, yung mga sinampay, totoo yan. Dapat bago ang alas 3 or alas 3, alisin nyo na yan guys ha. Huwag kayo magpapaabot ng hapon. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan lang naman sa may mga sakit, tapos buntis at baby. Dahil yan guys ay mabango sa aswang. Lalo yung mga buntis guys, napakabango yan guys sa aswang. Dahil nung time din guys na kumbaga parabang nagbuntis din ako syempre. Yan guys, talagang alam nyo, may dumadaan lagi guys sa tinitirahan ko noon guys. May dumadaan lagi na aswang yan guys. Ang ibig kong sabihin, pero ang ginagawa ko noon dahil may nakapagturo sa akin noon guys na magsuot ka ng kumbaga itim na short. Yung short or damit. Ha, para hindi makita. Lagi ako nung naka-cycling guys sa ilalim, syempre nakabestida ako lagi.
Tapos ngayon guys, lagi may ano ako niyan guys, yung cycling na itim na para daw ano, itim is hindi maaaninag yung baby sa tiyan mo. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya nakaiwas ako nun sa mga ganyan na mga pangyayari. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga yan guys, yan na muna ang i-ano ko ngayon sa inyo, yung i-share ko sa inyo. Kasi may mga nagtatanong sa akin yan kung totoo daw ba. Totoo yan lahat. Ayan, pinaliwanag ko sa inyo ha. Yan lang guys. Thank you guys. I love you all.